Good afternoon mga kabarangay, andito tayo sa Aduana di Iloilo. Puntahan natin yung bagong bukas na museum, binuksan lang siya last month. So, ayan sa harap natin. Ito ay ang Museum of Philippine Maritime History. So tara, tour ko kayo sa loob. Sa loob. Ayan, dito ang start. Bulwagan A. Ayan, start here. Gallery 1. Pasok tayo. Ang kapuluan ng Pilipinas at ang sinaunang bayan. The Philippine Archipelago and the Early Communities. Ilan sa iba't ibang uri ng bangka sa Pilipinas. Ayan. Ito, Tataya, China Rim, Paniniman, Biray, Palua, ang daming klase pala, Pasaplap. Maliit na bangkang inukit mula sa isang buong truso ginamit sa pangingisda. Ayan, bilog. Armadahan. Bangkang may katig na ginagamit sa pangingisda sa Laguna de Bay. Gilalu. Sa mga Tagalog ng Cavite, tumutuko ito sa malalaking bangka na may katig at layag. Ayan, kasko. Balasyon, Lunday, Baroto, Biday, Batil, Pangayaw, Paraw, Binta, Baluto, Lepa, Awang, Bugo, Kunkun. Bangka anak-anak. Salisipan. Biraw. Uwong. Garay. Balangay. Bingiw. Bingiw. Bigiw. Basnigan. Dinahit. Sibirin, bangkang may katik. Ito yung balangay. Ito yung karakoa. Ito lantaka. Ito kampilan. Katunayan ng mga bangka sa Pilipinas mula sa arkeolohiya. Ito manunggol jar, natagpuan mula sa kuweba ng manunggol sa Lipuon Point.
Palawan. Bahaw sundok. Panandang hugis bangka para sa libingan ng mga badyaw. Ayan siya. Kakaiba, no? Ito sundok. Pananda sa libingan ng mga tausog. Alaala ng galyon sa debosyon. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Antipolo. Imaheng Birhen Maria, nakarating mula sa Mexico noong 1626 sakay ng galyong El Merante. Ito naman, Nuestra Padre Jesus Nazareno de Quiapo. An image of Christ carrying a cross arrived in the Philippines through the galleon. Kuta San Felipe, lungsod ng Cavite. The Royal Shipyard of Cavite. Ang pag-alsa kaugnay sa sapilitang paggawa ng galyon. Ganito ang hitsura ng galyon. Ito ay ginamit sa pakikidigma at nang lumaon ay para sa pangangalakan. Ganda ng galyon, ang laki, no? Next, ito, kanyon. Ito ay ang carbel. Ginagamit ng mga Espanyol at Portuguese. Main parts of a galleon. Telescope. Ito yung telescope noong unang panahon. Next is magnetic compass. Labas na tayo. Punta tayo doon sa kabila. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakal. Daungan ng Cebu.
Tudaungan ng Sambuanga. Yung sa baba is daungan ng Iloilo noong 1890. Lang tagal na. Shiplock. Tachometer. Instrumentong sumusukat sa bilis ng takbo ng makina ng sasakyang pandagat. Kumpas. Mga parola, lighthouses. Ito is parola sa pulo ng Occidental Mindoro noong April 19, 1902. Ito is sa Batangas, Calatagan, Batangas noong May 1, 1902. Wow. Ito is Cagayan noong April 23, 1902. Parola sa Sambales, circa 1890s. Ito, Burgos, Ilocos Norte, circa 1890s. Parola sa Siete Pecados, Iloilo. Ah, ito yung sa Iloilo. May 26, 1902. Parola sa Siete Pecados, May 26, 1902. Ito is Bagakay, Cebu. Occidental Mindoro, noong 1902. Batangas, 1902 din. Ito is noong May 4, 1902 sa Hilagang Samar, pulo ng Kapol. Kasko. Kasko is a type of boat used to carry passengers and goods. The casco became popular during the Spanish and American colonial era. Ayan yung tsura niya ng casco. Manuel Lopez. Isa sa mayamang negosyante na nagkaloob ng bapor sa hukbong dagat ng Pilipinas. Glyceria Mariela de Villavicencio. Godmother General of Revolutionary Forces. Ito si Leon Apacible. Filipino lawyer, judge, propagandista, and revolutionaryo. Simplicio Orosa, kapitan ng SS Bulusan. Ito is SS Bulusan.
hukbong dagat ng Pilipinas ang SS Bulusan. Bilang isa sa mga unang bapor na ginamit ng mga revolusyonaryong Pilipino upang maghatid ng pwersang revolusyonaryo at suportang logistikal mula sa Luzon. Ayan, meron pa dito sa kabilang side. Ito ang Gallery 4. Battle of Manila. USS Olympia. USS Olympia became famous in history as a flagship of Commodore George Davy of the Battle of Manila Bay on May 1, 1893, during the Spanish-American War. Ito si Commodore George Davy. Ito yung ano, yung gusaling aduana ng Iloilo. Tinayo pala siya 1918. Ay, ang tagal na pala nito. Ito, gusaling aduana ng Cebu. Ito, gusaling aduana ng Maynila. Itinayo noong 1939. Ito ang USS Mayon. Nagsisilbing barkong pampasahero at pangalakal. Mga labanan sa karagatan ng Pilipinas noong World War II. Ayan. Ito kuha sa Pearl Harbor, Hawaii noong December 7, 1941. USS Arizona. USS West Virginia. Bataan completely occupied by Japanese. Ito si Douglas MacArthur. Noong October 20, 1944 sa Palo Leyte. Philippine 10 pesos sa laping papel na 10 piso na may markang victory na dala ng mga Amerikano sa kanilang paglapag sa Leyte noong October 1944. Larga Vista binoculars.
barkong ro-ro. Ayun siya. The Filipino Seafarer. Ito is Super Ferry. Wow. Pangkat pandagat ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Philippine National Police Maritime Group. Ito, Philippine Coast Guard. Ito, Philippine Navy. BRP Gregorio del Pilar. Palakaya. Fishing boat from Guimaras. Ingay yung background natin, mga kabarangay. May nag-aayos. Ayan. Exit na tayo. Ayan, nag-exit na tayo dito sa Gallery 6. Thank you for watching. Keep safe and God bless everyone. Sana nag-enjoy kayo, mga kabarangay. Walang bayad dito pag gusto nyo pumunta dito. Free admission. Ayan, palabas na tayo.